Vice President Sara Duterte Carpio magiging pangulo sa loob ng 4 na araw. President Bongbong Marcos, malaki ang tiwala kay Vice President Sara Duterte kaya handa nitong ipaubaya ang posisyon sa pagkapangulo. Lene Robredo, di tuloy nakaligtas na ikumpara kay VP Sara dahil Lene ni minsan ay hindi pinagkatiwalaan ni former President Rodrigo Duterte. Tila batid na ngayon ng lahat kung gaano kalaki ang tiwala ni President Bongbong Marcos sa kanyang vice presidente na si Sara Duterte. Habang nasa state visit si Pangulong Marcos, ay si Vice President Sara Duterte Carpio muna ang mangangasiwa sa operasyon ng opisina ng Pangulo at ng Executive Department. Dahil dyan, ay di nakaligtas ang lutang na dating vice presidente na si Lene Robredo na maikumpara kay Vice President Sara Duterte Carpio. Na ni minsan ay hindi pinagkatiwalaan ni former President Rodrigo Duterte ang kanyang opisina dahil alam niyang kahit segundo lang ay kayang gumawa ni Lene ng gulo at kapalpakan. Isang ang nakakahiyang balita para kay Lene Robredo na malaman na si Vice President Sara Duterte Carpio ay nagkaroon ng tsansa na umupo bilang OIC ng ating bansa. Samantalang siya, tinanggal pa sa mismong gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ang inyong masasabi mga idol sa usaping ito? Mag-comment lamang sa baba at huwag kalimutang i-like ang video.
salamat sa ating butihin Secretary ng Department of Foreign Affairs sa kanyang pagpakilala. Binabati ko ang aking First Lady. Si Lisa Araneta Marcos, nandito rin po ang ating mga miyembro ng ating bagong kabinete. Ipapakilala ko po sa inyo sila mamaya. At Charge d'Affaires and Consul General Brian Lau, salamat din ako sa inyong mensahe. And the other officials of the Philippine Embassy in Jakarta, the Permanent Mission of the Philippines to ASEAN, and the Philippine Consul General in Manado. Sa aking mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Kung makita nyo po, hindi pangkaraniwan itong ating pagtitipon ngayong araw na ito. At may ginawa kaming counting palabas na matikman naman ninyo kung ano yung mga dinaanan namin, ano yung pakiramdam doon sa mga rally na ginawa namin nung nakaraang halalan. Dahil ang sabi namin ay kayo'y sumuporta sa akin ng napakabigat na suporta ang ibinigay ninyo sa akin kahit hindi ko kayo nakampanya. Kaya upang makabawi man lang ng konti, kahit na nakaboto na kayo, ikakampanya ko pa rin kayo. Halaga naman at basta kasama ang mga Pilipino, masaya talaga. No? Nakuha pati yung kanta ko. Yung unang kinanta, nakanta, lumabas siguro sa social media ito. Ito yung kinanta ko ng birthday ng aking minamahal na asawa. At saka yung mga kanta namin sa mga rally. At alam naman po ninyo, ay yung pagka nagiging kampanya, pagka lalo na dito, basta Pilipino ang kaharap, ay kailangan may kantahan. Dahil talaga ang Pinoy ay nasa puso ang kumanta at mag-perform. Kaya napakasaya naman na ang ating pagtitipon pagkakaisa ngayong araw na ito. Okay, masaya pala dito. Ngayon lang ako nakapuntang Jakarta. Sana matagal na ako nakapunta, nakilala ko na kayo lahat, masaya talaga dito. Tiniyak nga namin nang ang pagdating namin Linggo. Para naman, alam naman natin, mga Pilipino, day off ang Linggo. Para makita ko naman kayong lahat. Kaya marami pa tayong mga kasama na hindi makakarating dahil malalayo. Ngunit, isasama na lang natin sa ating selebrasyon ngayong araw na ito. Ako'y nagpapasalamat na nabigyan ng pagkakataon na itong pagkakataon na makapagsalita sa inyong lahat. At tatanong ko lang sa inyo, kumusta na po kayong lahat? Ito yung unang-una kong state visit. Mula ako ay sumumpa at umupo bilang Pangulo. Ay tinanggap noong last June 30, tinanggap ko ang pag-anyaya ni Pangulong Joko Widodo na bumisita sa ating karatig bansa na Indonesia na nagsisilbing pangalawang tahanan ninyong lahat. Bukas, tomorrow, I will meet with President Widodo and we will strengthen further ang ating bilateral relationship and partnership na 73 years na tayo na magka-partner ng Indonesia. At pag-uusapan namin sa ating dalawang bansa kung paano tayo magtutulungan sa bagay-bagay ng security, defense, trade and investment at saka kultura. Patitibayin pa natin ang tinatawag na people-to-people ties.
na dinadaan natin through tourism and business travel. We witness din kami ng pirmahan ng mga importanteng agreement na magbibigay ng pundasyon sa ating pagpatibay, sa ating pagkapartner sa Indonesia para sa susunod na 5 taon at sa darating pa na ilang taon pagkatapos niya. At alam niyo naman, hindi kumpleto ang pagbisita sa Indonesia kung hindi ko makakapiling ngayong hapon kayong lahat dito sa Jakarta. Taos puso akong nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong pagmamahal sa ating bayan, sa inyong sakripisyo na inyong dinadaanan para sa inyong mga pamilya, para sa inyong minamahal na Pilipinas. At kayo ngayon ay naging ambassador of goodwill na ng Pilipinas dito sa Indonesia. Kaya naman, kami magpapasalamat din at dito sa Indonesia, napakaganda ang pangalan ng Pilipino sa inyong mga kasama dito. Prioridad! Mabuhay kayo! Huwag masyadong malakas, baka magselos yung asawa ko. Not in front of my wife, kayo talaga, oh. Lagi po kayo namin iniisip at prioridad namin kayo sa kayong mga OFW dito sa administrasyong ito. Dahil dito, asahan po ninyo na magiging fully operational na sa simula ng 2023 ang Department of Migrant Workers sa pamumuno ni Kalihim Susan Toots Ople na siyang mangunguna sa lahat sa pinakabago at isa sa pinakaimportanteng departamento sa aking kabinete dito sa ating gobyerno. Dahil alam naman namin lahat na napakalaki ng kontribusyon ninyong lahat sa Pilipinas, sa inyong mga pamilya at kahit na sa ekonomiya ng Pilipinas. At kami naman ay laging nagpapasalamat na ang inyong sakripisyo ay patuloy pa rin ninyong ginagawa. Pinapakita ninyo ang pinakamagandang ugali ng Pilipino at ito ay nagbibigay bunga sa pagtulong sa ating mga kababayan na naiwan sa Pilipinas. Napakilala ko na po sa inyo si Secretary Toots Ople. Papakilala ko na po kayo sa ibang ating mga sinama na cabinet member. Ang kasama po niya, si Secretary Fred Pascual ng Department of Trade and Industry. Nakilala niyo na si Secretary Ricky Manalo ng DFA. Andito rin po ang ating Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Andyan din po ang nagtitimon sa ating ekonomiya, ang ating Secretary of Department of Finance, Secretary Ben Diokno. At ang mga tumutulong sa kanya ng ibang economic manager, nandito rin po ang Governor ng Central Bank, Philip Medalla. At sa likod, nandiyan ang ating DBM, Department of Budget and Management na Secretary, si Secretary Amina Pangandaman. Saneda po ang aking kababayan na galing Ilocos na namumuno ngayon ng ating Economic Development Authority, si Secretary Arce Balisakan. Kasama rin niya ang ating acting na
SND, Secretary ng National Defense, Secretary Faustino. Andito rin po ang ating press secretary. Ang ating press secretary na si Trixie Angeles. Ipapakilala ko rin ang isa pang naging cabinet member siya ay tumutulong sa palasyo sa namamahala ng presidential management staff sa palasyo, Secretary Naida Angpin. Hinuli ko na lang. Pati ba naman dito para yung reaction para sa rally? Nanonood kayo ng live stream ng mga rally noon. Nagtatampo ko sa mga crowd kasi kuminsa sigaw ng sigaw. Nagtititili. Pero hindi naman nakatingin sa akin. Ang hinahanap, ang aking anak, ang bagong congressman na si Sandro Marcos. Andiyan din po sa kabilang dulo, ang Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo, na taga Davao na dating congressman. Ito po ang iba sa ating mga sekretary, ang iba sa ating mga kalihim na aming binuo. Dahil sa aking pananaw, ang pinakamahalaga na kailangan ayusin kaagad pagkatapos nitong pandemya ay ang ating ekonomiya. Kaya't kinuha ko ang pinakamagagaling at pinakamahaba ang karanasan at maraming mga maganda nang ginawa at maganda ang record. At sila naman, ako'y nagpapasalamat lagi sa kanila na sila'y pumayag na maiwan sa gobyerno nang sa ganun ay makuha natin ang pinakamagagaling ng mga utak ng ating economic managers para makita natin na ang Pilipinas ay babangon muli. Sama-sama tayong babangon muli. Maraming salamat sa inyo. Ayan po ang mga bagong pangyayari na sa nakaraang dalawang buwan. Mula nga nung ako'y umupo at gagawin po natin ang lahat. Unang-una, unahin ko na yung ating Department of Migrant Workers na pinangunahan ni Secretary Toots Ople, katuwang ng Department of Foreign Affairs ng ating mga embahada at konsulado, itataguyod ng Department of Migrant Workers ang kapakanan at karapatan ng lahat ng OFW sa buong mundo. Ito ang aking pangako na tutuparin ko bilang bago ninyong Pangulo. We Filipinos, we share with the Indonesians a common cultural heritage. I am very happy to see that this kinship and close people-to-people ties continue to endure as shown by the vitality of the Filipino community here in Indonesia. Napakalaki ang respeto ng mga Indonesians sa mga Pilipino dahil sa inyo. You have become valued members of the local society. As investors, as company directors, business consultants, lawyers, accountants, engineers, teachers, and technical staff. Kaya kami, pagka kami ay bumibisita, pagka ang Pilipino ay bumibisita, ay siguro pagbibigyan nyo lang kami at medyo mayabang ang dating namin dahil sinasabi namin kami kasama doon sa grupo ng mga magagaling na Pilipino. Your good standing in Indonesian society has contributed to sustaining trade, tourism, people-to-people links between our countries. Your success here makes us all back home very, very, very proud. Every time we hear news of yet another success by our OFWs, we are always saying thank you for the glory you bring to our country,
for the good name that you burnish and polish of our country abroad while you are abroad. Iba talaga ang galing ng Pinoy saan man sa mundo. Alam din po naman namin na hindi naman lahat ng OFW na nagtatrabaho sa abroad ay namili na magtrabaho dito sa abroad. Workers are abroad not because matter of choice, but they are away from our familiar and beautiful shores, constrained to leave loved ones due to the lack of opportunities back home. That's why I, together with the cabinet, are fully committed to making sure that every Filipino's economic, social, and cultural potential are fully realized in our own country. Nang sa ganun, ay masasabi natin na makakamtan din natin ang ating pangarap na kung magkaroon pa ng OFW, ito ay hindi dahil na kayo'y napilitang umalis ng Pilipinas, kundi dahil ninanais ninyong pumunta sa mas magandang pwesto at mapakinabangan ang mga pagkakataon na ibinibigay sa inyo ng trabaho sa abroad. Ngunit, may trabaho sa Pilipinas para hindi na kailangan umalis. And we dream that day will come, that Filipinos will only travel abroad to work because it is their choice, not because they have no other options. Together, we will make the Philippines more conducive for tourism, for investment, at the same time creating more jobs for the economy. And as you all may know, I am fully committed to revitalizing our country's agricultural industry. Kaya nga, kung wala akong pinakilala sa inyong Secretary of Agriculture, ay dahil ako na, ginawa ko na yung sarili kong Secretary of Agriculture. Dahil nakikita ko ay napaka-importante at napakahalaga para magkaroon ng trabaho ang taong bayan at para tumibay ang ating ekonomiya. Tomorrow, as I meet with President Widodo and his team to conduct official activities, I will tell them of how proud I am of the successes of the Filipino community here and how you have learned to adapt and learn from Indonesia and its people. Kaya't napakatama naman, napakapalad ko na ang unang napuntahan ko, ang unang state visit ko ay dito sa Indonesia, kasama kayong lahat. At makasubok naman kayo ng kaunti na kung papano kami mangampanya. Iboto nyo kami ni Sarah, ha? At maraming salamat po sa napakainit na salubong na binigay ninyo sa aming lahat. Iangat natin ang ating mga plug. maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. At kagaya ng mga rally nung kampanya, tapos niya yung mga speech, selfie naman. Maganda.